Good morning! Kayo'y nakikinig sa 88.5 FM Ayos! Ako ang inyong teacher broadcaster, Teacher Grace, at makakasama niyo ako sa 35 minuto ng pagkatuto sa MTB Grade 2. Tara na! Sa makabuluhang talakayan at marami pa tayong matututunan. Mga bata, kumain na ba kayo ng agahan o ng inyong mga merienda? Kung oo ang inyong sagot, ako ay nagagalak dahil kakailangan ninyo ito upang maunawaan ang ating aralin at masagutan ng tama ang mga katanungan maya-maya. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain, para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet. At syempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga sagutang papel at lapis. Ready na ba ang lahat? Kung gayon, ito on ang inyong pansin sa pakikinig. Siguraduhin komportable kayo sa inyong kinalalagyan at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Mga bata, natatandaan niyo pa ba ang mga panghalip na paari? Magaling! Ngayon, ilabas na ninyo ang inyong learning activity sheet at sagutin natin ito. Sabay-sabay nating basahin ang panuto, mga bata. Narito ang panuto. Piliin ang wastong panghalip na paari sa loob ng kahon upang mabuo ang bawat pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Ang mga pamimili ang sagot sa loob ng kahon ay akin, iyo, kaniya. Para sa unang bilang, blessy, blank ba ang payong na ito? Uulitin ko, blessy, blank ba ang payong na ito? Isulat ang sagot sa patlang. Ikalawa, iniabot sa blank ni Carmelo ang sopas dahil paborito ko ito. Isulat ang sagot sa patlang. Ikatlo, si Rosa ay mahusay gumuhit. Sa blank ang pinakamagandang larawan na ito. Meron kayong ilang minuto para ito ay sagutin. Tapos na ba mga bata? Kung tapos na kayo, atin nang iwasto ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay iyo. Ikalawang bilang, akin. At ikatlong bilang, kaniya. Nakuha ba ang mga sagot, mga bata? Magaling kung ganon. Ngayon naman ay dumako tayo sa larawang inyong nakikita sa inyong learning activity sheet. Basahin nga natin ang mga salita na nasa loob ng kahon. Okay, sabay-sabay ninyong basahin. Tapos na ba mga bata? Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng panghalip. Ang unang larawan ay halimbawa ng paggamit ng panghalip. Ako bilang subject pronoun. Ang ikalawa naman ay pagpapakita ng panghalip na paari ng kinakausap. Tinutukoy ng nagsasalita ang laso ng pagmamay-ari ng kaniyang kausap gamit ang salitang iyong. Ang ikatlong larawan naman ay pagpapakita ng panghalip na pamatlig na ginagamit ng bata ang salitang hayun bilang pagturo sa paso. Subject pronoun.
ay tumutukoy sa panghalip na gumagawa ng kilos. Halimbawa, ako ang mag-aayos ng bulaklak. Object pronoun, ang tagatanggap ng kilos. Halimbawa, ang nagsasayaw kanina ay siya. Demonstrative pronoun, panghalip na pamatlig, ay ginagamit sa pagtuturo ng tao, bagay, hayop o lugar. Halimbawa, unang bilang, ito ang aking bagong damit. Ikalawang bilang, dito kami nakatira. Ikatlong bilang, iyon ang mataas na bundok. Possessive pronouns o panghalip na paari. Ito ay nagpapakita ng pagmamay-ari katulad ng panao. Ang panghalip na paari ay ipinagpapalit sa pangalan ng taong nagsasalita, kinakausap o pinag-uusapan. Halimbawa, pula ang aking paboritong kulay. Sa amin ang bahay na iyon. Nauunawaan niyo ba lahat ng nabanggit, mga bata? Magaling! Upang mas lalo pa nating maintindihan ang ating aralin, ating sagutan ang unang gawain na makikita sa inyong learning activity sheet. Kayo ay may 3 minuto para sagutin ito. Handa na ba kayo, mga bata? Okay, umpisahan na natin. Narito ang panuto. Punan ang patlang ng angkop na panghalip. Subject, object, pronoun. Para sa unang bilang, ako, ikaw, siya. Blank ang may gawa nito. Tinutukoy ang nagsasalita. Ikalawang bilang, kami, siya, ako. Naglaro, blank nila, Alan, kanina. Isulat ang sagot sa patlang. Ikatlo, tayong, siya, ako. Blank lahat ang gagawa nito. Panghalip na paari. Ito akin kanya. Blank ang aso na ito. Tinutukoy ang pag-aari ng nagsasalita. Para sa ikalawang bilang, ako kanila, amin. Sa blank ang bahay na ito. Tinutukoy ang pag-aari ng nagsasalita. Iyo akin atin, sa blank ba ang bag na ito? Tinatanong ang pag-aari ng kausap. Para naman sa panghalip na pamatlig, narito ang unang bilang, dito doon hayun. Blank sa lugar na ito, ako isinilang. Ikalawang bilang, dito doon heto, blank ang aming paaralan sa gawin na iyon. Okay, meron kayong 3 minuto para ito ay sagutin. Okay, time's up dyan kasi meron pa kayong oras para ito ay sagutin. Handa na ba kayo sa ating susunod na gawain? Huwag kayong mag-alala dahil gagabayan ko kayo. Muli, kayo ay mayroong 3 minuto para sagutin ito. Kaya't tara na! Para sa gawain 2, narito ang panuto. Basahin ang sumusunod. Isulat ang SO kung subject, object. Uulitin ko, isulat ang capital letter SO kung subject, object.
capital letter PM kung pamatlig at capital PR kung paari ang panghalip na ginamit sa pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, blank, dyan mo ilagay sa bag ang cellphone. Isulat ang sagot sa patlang. Ikalawa, ipakita natin ito sa ating mga kapatid. Ikatlo, nagdilig ako kanina ng mga halaman. Kaapat, kami ay papunta sa bundok bukas. At ikalima, doon tayo mamamasyal. Okay, meron kayong ilang minuto para ito ay sagutin. Okay, time's up. Yan ay idadala ng inyong mga magulang sa balikan ng module. Kaya't meron pa kayong oras para ito ay sagutin. Itago na muna ang inyong mga learning activity sheet dahil tapos na ang ating aralin para sa umagang ito. Lumipas na naman ang 35 minuto ng ating talakayan. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang mga leksyon dito sa 88.5 FM Ayos. Kung may mga concerns at katanungan na nais mabigyan ng kasagutan, mag-message o mag-text lamang sa akin at malugod ko itong sasagutin. Muli, ako si Teacher Grace, ang inyong teacher broadcaster na nagsasabing mag-aral na mabuti para buhay ay bumuti. Hanggang sa muli, paalam!